Ayan, so syempre, ang swerte po natin dahil na-ambush natin ang ating organizer, si Miss Pinky. Hello! Yan, so ano po ba ang Manila Fame? So Manila Fame, it's the Philippines premier trade show for different sectors such as fashion, home and furniture, lamps and lighting, and then gifts and holiday and seasonal decor. So it's actually a sourcing event. It's a B2B event. And kami ang organizer, Center for International Trade Expositions and Missions. We are the export promotions arm actually ng Department of Trade and Industry. Yun, galing. So ang Manila Fame, it's really meant to promote yung ating mga exporters sa different markets overseas. Pero syempre kasi diba lately, lumalago na rin yung different industries in the Philippines such as real estate, daming mga hotels, daming malls. Mas lumalawak yung market. Yes, and marami na rin na naghahanap talaga ng local suppliers. Yan. Nakita natin yung mga gawang coconut, sapatos, mga stuffed toys, mga pencil holders at iba-iba pa, furnitures na gawa sa rattan, kamagong, and very well made. It looks expensive, pero siguro naman hindi naman sobra expensive dahil ang gagaling ng mga artisans natin ng mga gawang Pilipino. Yes, and actually, kung nakita mo yung coconut pavilion, it's a partnership with Export Marketing Bureau. It's also an agency ng Department of Trade and Industry. So yung coconut pavilion, we had a whole program talaga. And yung coconut pavilion, siya na yung culminating showcase. Pero we started from selecting companies na may access to coconut, and then we had product development. So, ang partner naman namin dito, yung Design Center of the Philippines na under DTI din. So, we really tried to collaborate with different agencies in the government. And tapos, nagsanga-sanga na lang din siya going down to the artisans na nandun lang sa simpleng sulok lang ng bahay. Yes, and yun nga, yung mga artisans, they were able to work with Design Center of the Philippines para mag-develop ng bagong produkto. Kasi usually talaga alam nila nandiyan yung skills, nandiyan yung craftsmanship, but kaya we come in to help for product design. Magkaroon ng audience din sila. Yeah. Pero ang sino-showcase namin sa Manila Fame, hindi lang mga companies sa NCR, talagang all over the Philippines. All over the Philippines. At yung Manila Fame, ilang years na ba nila ginagawa ito? Ito, actually, very special tong edition na to. Kasi ang Manila Fame started in 1983. Wow. So, itong edition na to, 40th year na ng 40th Manila year. Fame. And also, it's the first time that we were back since the pandemic. Yan. So, 4 years na wala ang Manila Fame. Yan. So, nagbabalik with a vengeance. No? Yes. Napakalaki. I think yung first day nyo, dinunog daw ng mga artista. Ang daming, ang daming artista, pumunta. Influencers. Pero, nakakatuwa din kasi when we talked with the exhibitors, with the exporters, and even the MSMEs, marami silang nakuha or nakilala na buyers talaga. Both from the Philippines and also from overseas na talagang nag-travel going to the Philippines to attend Manila. Hi, ako po si Camille Rose Albarracin. I'm the founder po and chief greenovator of Everything Green Trading and Consulting. We were really excited because this is our first time po dito sa Manila Fame, and we did not expect the very positive response ng mga tao, especially coming from different countries such as Japan, US, even Korea, and even po yung domestic market din po. So, nung nakita po nila yung product, talagang they find it very unique, very noble, talagang kakaiba siya. So, very different siya. So, especially na sustainable siya, using coconut, nagugulat sila na pwede palang magkaroon ng beautiful footwear or fashion items or even homeware na gawa sa coconut. Yung pinaka nararamdaman ko ngayon is very, very happy. Kasi di ko alam na makakarating dito eh. Tapos eto na, andito na. Tapos yung mga comments ng mga bumibili, ng mga tumitingin. Binya, ang galing mo, ang galing-galing mo, ganyan-ganyan. Tapos yung mga designer, parang sinasabi nila na
yun nga, laging si ang galing, ang husay. Pero, siyempre, alam naman natin kung saan ang galing yung galing. Isa po sa na-attract po talaga ang attention ko, itong wooden art po na parang painting na kahoy na pinagtagpi-tagpi to create a masterpiece. And napaka-intricate ng design. Ngayon lang po ako nakakita ng ganitong klaseng art, no? Intricately designed yung mga kahoy, kinulayan, pinintahan, at naging isang masterpiece na katulad na ito. So hopefully, abangan nyo po ang ating next episode. Mafe-feature po natin sila. Dadayuhin po natin sila sa napakalayong lugar, sa Isabela. Malalaman po natin ang kanilang brand story, kung paano nila ginagawa ang mga masterpiece na ito na pwede nyong ilagay sa inyong bedroom, sa inyong restaurant, sa inyong living room, because it's really an amazing masterpiece. Paano po ba ang criteria para makasali dito? Para dun sa mga interested? Yes, especially next year magkakaroon ulit tayo ng Manila Fame. And ang Manila Fame kasi ay it's a show, pero it's also a program. So hindi lang basta kami nagka-campaign ng sasali, tapos sige punta kayo sa World Trade, set up kayo ng booth. It's a program. Talagang we make it a point na we train the businesses or the MSMEs before they come here. Mm-hmm. So, para sa mga gustong sumali sa Manila Fame, they can contact us and reach out to us through our website, fameplus.com. Mm-hmm. And yeah, they can just contact us and then we can talk. And usually, the requirements naman, as long as they're a legitimate business, so the usual paperworks. Yeah, DTI yes, and all of course, kasi permits. We want, correct. We want to talagang encourage them to transact talaga eh. Legitimate business, no? And nagkakaroon din po ng chance dito yung ating mga artisans kasi yung mga businesses, sila po ang nagbibigay ng opportunity dun sa mga small entrepreneurs or setups na na-absorb ng kanilang business to become a legitimate, no? Be absorbed or be part na maging supplier ng a certain business entity to be part of this. Parang ganun yung nagkakaroon na ng maliit na ecosystem. So ang galing ng concept ng Manila Fame. And thank you so much, Miss Pinky, sa pagbibigay ng kaalaman. And hopefully, mas marami pang mga tao ang maging aware na nandito po ang isang event every year na pwede pong magkaroon ng chance na ma-expand ang inyong market, lalo na sa mga emerging business out there, mga young entrepreneurs natin. Yeah. May pahabol kayo, ma'am? Salamat kung sino mang mga nakapunta dito. Thank you. And pwede pa rin nilang makita yung mga produkto ng ating mga MSMEs and exporters by accessing our website. It's fameplus.com. So, lagay mo na lang somewhere there. Fameplus.com. Yeah. Punta na lang po kayo sa description for more details. Yes. Telephone numbers, emails, nandiyan na po. And the link to their website. Ma'am, all thank you so much. Agree sa agree? Agree.